kayak kurang tahu kayak tahu ada kesannya walau ini maaf kenal apa ada hatan ama ay napa ada kesa kung pa ada hatan dari dia nang tahu napa ada kesa napa pa ada ay walang pagpas kahit sino pa ang tao na nabubuhay.
Ang pagkilala,
sinabi, oh, luwal sa bibig, sa puso'y wala. Ang inibig ko't minamahal, panahon na ng pagbibigay ko, tandaan na ng pagbibulay ko na, kung ang tayo ang kapatumbig-tumbig pa, para pag-aralan ng ugali niya, baka mahuli sila. Sapagkat ang araw at buhay ko ay di magkakanta. Ang araw ay paulit-ulit, ngunit ang buhay ay di mauli. Ang nakaraan ay paulit-ulit, ngunit ang kasalukuyan. Kung hindi mo gulungitay, ang ulit-ulit na nagbibigay ng saya, kawaligaya at kalooban na maganda sa buhay mo. Ilang taon man, ilang panahon man ang lilipas para mabuhay ka at binubuhay ka na ng pagbabago matapos. At yun ang ibig ng Amang ang may pagbabago at nababago at naiiba ay sa dating pagkatao mo. Sumba inyong kapayapaan, pagkarihan kayo ng tumirang, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao. Subhanallah.
paniwala, bawat araw ay paunawa, bawat araw magiging tapat ang inyong damdamin, isip at kalooban. Siya ang mag-aaral. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nectar menehana, nectar menehana, nectar menehana. Buhay ba ang Diyos? Bukay pa ang mga. Ang gusto ng Panginoon
kung sumunod ka sa Panginoon mo, lupad na lupad ka, wala kang makain. Habang sumusunod ka, lalo ka nagugutom. Abay, sino? Sinusunod mo. Di ba sabi niya, ang sumusunod sa akin, bubusugin ko. At ang sumusunod sa akin, di magkukulang ito. At ang sumusunod sa akin, di ko pababayaan. Kaya kung dahil ka ng dahil, sino ang Diyos mo? Sapagkat ang sumasama, hindi na kailangan dumain na pararamdam niya kung anong kailangan mo at pinababaw niya kung ano ang dapat gawin mo at nakakakilala siya kung sino ka sa kapwa mo. Sapagkat siya nagpapakilala sa iyo, diyan sa rin mo. Kaya kahit na magpakita ka, mapuri-puri ka, pinupuri ka, tinatangal ka, kung hindi na ba pinakamakiparamdam sa kapwa mo, yung pag-ibig na yun. Natutuok ang tao na nagpapakatutuok ang tao, walang magmamahal na tapat sa iyo kung paibabaw ang ginagawa. Buhay pa. So, kahit hindi ka magsalita, kahit wala kang sabihin, may taong totoo na pinagkatauhan mo, na pinagkatotohanan mo, wala ka sasabihin kung anong ginawa mo, may gantin sa iyo. Buhay pa nga. Sapagkat may lalapat din sa sayo na tulad ng ginagawa mo dahil si Diyos na pinaglilingkuran at sinusundan mo. Buhay ka, Ama! Kaya magkawang katotohanan, kaya hindi ka magsasalita. Hindi mo kailangan magsalita. Siya ang nakakakita. Siya ang nakaririnig. At siya ang gagawa para sa iyo. Upang kung ang dilim ay nasa iyo, awiin at makapagliwanag. Magliwanag ka. Kung ang hirap, ang masikip, ang makipag na dinaranan mo at pinig mo dinadanan para sa kabutihan at pagpapabuti mo, hindi mo na nga malayang paluwang ng paluwang sa dapurong palay kay duwang na. Buhay kang Ama! Sapatin mo sa pagdaan mo sa masikip ay huwag kang magreklamo. Ngunit sikapin mo sa pagdaan mo sa masikip na ito ay huwag kang mabangga at huwag kang tumaong. Dahil alam mo, sa dapuro na ipaluwang ng paluwang. At yan ang mga nagsisikap at nagsusumapit sa kanilang pagkipagtotohanan. Sa kanilang hirap at dusa na lumulhati sila. Kaya kung walang Diyos Ama, paano ba totoong may buhay ka? At dahil may buhay ka, may wag ang buhay mo. Kung paano ka binuhay at nabubuhay, alam mo, may wag ang buhay sa iyo. Buhay ba Ama? Hindi kaya unawain ng tao ang larangan ng kabanalan at mabuting banal na salita. Subalit, ang banal na espiritu ay napapaunawa at ipinapaunawa sa tao kung ano ang kabanalan at anong banal. Kaya, sikapin na manahan ang banal at kabanalan. Sa pagkang banal ay ang Ama at ang kabanalan niya ay nilalagak sa tao sa pagmumugbay ng kanya Espiritu. Sa pangalan, sigaw nga ninyo. Sa pangalan, Espiritu. Amen! Amen! Buhay ka, Ama! Kaya nga sabi niya, ang buwan pumasdan mo at ang araw ay pagpantayin mo, hindi mo mapagsasabay niya. Sapagkat, ang araw kung maliwanag, matititigan mo. Ngunit, matititigan mo ba ito? Matititigan mo, makikipagtitigan ka sa araw? Hindi. Subukan mo yung buwan na maliwanag siya. Pwede mo siyang pasdan kanya. Hindi ka masisira. Bakit? Ganyan kanilin ang Ama. Tulad ng araw na manimling na hindi mo siya makikita, ngunit nagpapadala siya ng panlinig sa'yo. Hindi ka makakatitig sa kanya, mapupulat ka dahil siya liwanag na kaningningan ay tagal. Kaya ikaw na sumasakay at sumusunod sa kanya, matitinyan ka ba kung nasa iyong liwanag? Hindi. Kaya itaas na ang kamay kung nasa liwanag kayo o nasa dilim. Sino nasa dilim? Nasa liwanag.
liwanag ng pag-asa, liwanag ng pagtitiwala, liwanag ng pananalig, liwanag ng pananampalataya, liwanag ng bukas. Liwanag ng buhay. Buhay ka nga. Magnilay, magulay kayong lubos at
biyayo ko makilala yung Panginoon, kinikilala ko. Nakikilalanin ko yung mga Panginoon. Sino bang dapat natin kilalanin? Ang tao? O siya mismo? Eh, paano mo siya makikita? Paano mo siya makikilala? Sa pagtatago mo? Sa pag-iisip mo kung ano-ano? O sa paniniwala mo at patuloy mong pag-aanak sa Kanya, sa mabuti niyang kapwiran, sa mabuti niyang kalooban, sa mabuti niyang mga salita, sa mabuti niyang gawa. Saan naman siya nakikita? Sa mabuting gawa at mabuting salita. Sa pagluluto mo, sa paglilinis mo, sa paglalaba mo, sa pamamalansa mo, pagkain mo, sa pangtalo, o sa pang-espiritual na gawa. Kaya matanda nyo, kung lahat na lang ang pagtuturan nyo ng pansin ay ito, walang kapatid ang Ama para sa Kanya at sa sarili nyo, kaluluwa. Ay mapapalad kayo na binibigyan yung parte ang kaluluwa nyo ni puro katawa ang binubusog nyo at pinakakain mo. Pagpalain kayo. Tandaan mo, kapag malakas ang espiritu nyo, lumalakas ang katawan nyo. Kapag mahina ang espiritu nyo, tumugin na ang pananampalataya nyo. Kaya pati katawan nyo, tandaan ang pagpipina nito. Sige na. Totoo hindi, probo. Kung hindi totoo yan, sarado ng bana at magkaisa na lang na sampahe kayo na lang. Tapos mo manalangin, magtawanan kayo. Tapos mo manalangin, magsispisan kayo. Magtapos mo manalangin, magmuraan kayo. Tingnan nyo kasi masama nyo ang demonyo. Buhay ba ka? Kung sino masama nyo? Sasabihin nyo si Kristo? Sasabihin nyo ang Ama? Sino mali? Pagkatapos nyo umain, pagkatapos nyo manalangin, nagmuraan kayo. Nagsispisan kayo, nanira kayo ng kapwa nyo, pinag-usapan yung kapwa tao. Masaya-masaya kayo, natatawanan kayo. Sino dinayan nyo? Nadaya nyo ba ang sarili nyo? Nadaya nyo ba ang Ama? Ang sarili nyo. Bubay ba, Ama? Hindi nyo lalabanan niya kung
sirang tao. Isa rin kayo sa mga kasama ng kampo na kasama sa mundo. Kaya napalad kayo, magalak kayo kung kayo isa sa napapabilang na ang bawat araw may wala kayong minimiti kundi ang pagkasundo at magkasundo-sundo at maging maganda ang samahan. Sino pang tao magmamagaling at sino pang tao mayabang sa panahon ngayon? Na dapat ay yun ang ginagawa? Hindi ba dapat ang ginagawa ngayon ay pagkakaisa at pagkakasundo at magmamakalat? Hindi na dapat ang alitan, titwaan, siraan, kwentuhan na walang katamunasan, katuturan, kundi dapat naririnig mo yan sa kato mo, hadlangan mo, tutulan mo, at huwag mong pakinggan. Okay ba ka Yeah.
panahon ng mga ninuno noong unang panahon na pinabayaan mo nang tumaas yung tori ni Babel. At nang nakikita na ng mga kapalaluan at labis-labis ng pag-ugali at ibig nila ilagpasan pa siya, doon niya may nasaan ang tori ni Babel. At pinag-ibalba sila ng diwa't di sila nagkawaw at nagkasundo-sundo. Ganyan din yun. Ano man ang pinagkakaisa ng tao ngayon, para gawin nila ang nararapat na pangunan ay ama ay wala sa kanila. May hangganan na ang tao walang magagawa, ngunit siya'y mayroon. Sapagkat ang tao may hangganan ng kapangyarihan at kalakasan, may wakas ang buhay. Kaya kung ikaw ay tapat na naniniwala at nagtitiwala, isipin mo, mayroon siyang magagawa. Kaya upang mabibay mo ba pagnilaya ng buhay siya sa buhay mo, patuloy mo siyang dulugan at tingnan ang lakas at tapang mo at upang may bigay sa iyong liwanag, patuloy mo siyang panaligan. Sa gayon, mabibigay mo sa kanya ang matapat at may galak na buhay. Yeah.
ngunit nakakamtan sa paniniwala mo at pagtitiwala, ibig sabihin na buhay sa iyong pananampalataya, patuloy mong isigaw sa kanya ang magtiwala. Pagpalain kayo. So, kayo na, manigit ko, minamahal.